So, goddamn game, salamat sa naki-join sa akin kagabi, men. Habang nagpuputukan, eksaktong alas 12, men, nakikinig tayo ng MSRS ni Andrew to the place to be, men. In-enjoy natin yung goddamn game, pero hindi talaga natin hinimay yung mga linya ni Andrew in the place to be. Kaya may part sa utak ko kagabi na hindi maka-get over. So, pag-uusapan natin ngayon, bro, yung mga linya. Hihimayin natin yung mga linya ni Andrew Wing to the place to be. Let's go! Ay, nako, ayan kasi ano, ang ihilig sa mga bago, ang ihilig sa mga pauso, o nung napala nyo, edi wala, diba? Damn, napaka-nostalgic ng mga ganyang linya. Yung panahon nang humanap ka ng pangit, yan din yung intro niya dati, god damn it. Man, ang ihilig nyo kasi sa mga bago, mga pauso, man, na madali namang nalalaos yung mga pauso nyo, man. Congratulations nga pala, Andrew, in the place to be sa Red Parrot Music, man, god damn. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Pamasa ang piliin nyo at pakinggan yung tunay. Yan ang dapat mong gawin, kaya makinig ka sa akin. And it goes a little something like this. God damn! Nakita nyo bro, wholesome to men. Kailangan natin abangan at pakinggan yung mga kanta sa wholesome to bro. Ano kaya yung mga sasabihin nyo doon, men? So itong MSRS ay patikim pa lang bro. Patikim pa lang ni Andrew sa buong album niyang Wholesome 2. Yes, cause I'm fancier than your average rapper kahit sila underage. Napapalingon at napapatingin. Oh, what can I do? I do everything in. I'm happy to be your bon appetit. Sinumang hit me, bulag na sa tabi. I'm Michelin starred, bogey di bar. You're bowling me harder than hard cause they did. Okay, goddamn, narinig may konting rhyme scheme at multi din. Alam nyo kasi goddamn guys, matagal na talaga nag-i-exist yung mga multi, man, yung mga skills na yan bro. Sadyang ginagamit lang talaga yan ni Andrew sa mga tamang spot ng kanta bro. Hindi rin pwede yung na-overuse yung skill, man. Okay? Yung iba OA bro, kung gamitin yung mga elemento na yan, man. Goddamn. At yung vibes ng kanta, narinig yun naman bro, pangmasa talaga. Yan ang Andrew E. Tagalog rap formula. God damn it. I'm Michelin starred, bogey di bar. You're bowling me harder than hard cause they... Damn! Michelin starred. Food reference pala ito ha. Ang ibig sabihin ni Andrew dito yung ihahain niyang pagkain sa mga sa amin ay pang 5-star hotel. God damn it. Hard cause ladies love me, girls adore me. At isama mo pa mga never saw me sa industry. I go thrill you girl, lyrics ko feel mo girl. Masarap si Andrew E. The reason mainly because sa hearing organ ninyo labas, pasok ako at tumatagos. Sa hearing organ nyo labas, masok ako at tumatagos. Bro, longevity ang pinag-uusapan dito, man. Tumatagos siya sa henerasyon, man. God damn. Siya pa rin ang number one sa TikTok today, mga Cuba Gooding Jr., man. Sinasabi nyo, laos na, di ba? Sinasabi nyo, wala na. Tapos na yung era ng Donggalo. Eh, ba't siya pa rin yung hari ngayon? Di ba, TikTok, bro. TikTok, isa yan sa pinaka-uso ngayon, bro. Ba't siya pa rin ang tinaguri ang TikTok King? God damn! Alam nyo, man, yung mga gantong vibes, Filipino culture talaga ito. Kasi marami sa iba, hipokrito, man. Kunyari makabayan rap, pwera kay Francis M, okay? At sa ibang tunay, man. Yung iba dyan, man, kunyari makabayan rap, pero yung energy at vibes, American. Diba? Yung irony, diba? Samantala ito, man, ito Filipino culture talaga yung energy at vibes, man. God damn it. What else can I say? Titignan ko siya all day. When I'm fish with rum, but
Katabikan, hari ng English at panitikan. Now who's the boss? Your cluster sauce, sea of rap, I'm the albatross. Okay, cluster sauce, ha? May naalala ako dyan sa mga sauce na yan. God damn! Maraming mga grupo-grupo na kunyari may sauce na gumagamit ng Tagalog rap at akala nila sila na yung malupit, man. Siya pa rin yung boss, okay? Pagdating sa Tagalog rap, man, who's the motherfucking boss, bro? Siya pa rin ang nagsimula, man. Wala sa inyo yung sauce. Daddy sauce. Okay, just why? Sa akin lang naman ito, okay? Ito yung perception lang ni Uncle KS. Let's go. Sauce, honey infused, liquid imbues, mouth watering rubber, nakakasidus sa mga recluse. I wreck you loose, hawak sa booze, your neck I lose. Don't ask me how or even why. Ibang feeling mo pag akong na try. Andrew E, so savory or even saburay. Man, that's a punchline, that's a bar! Boom! God damn! Man, siya daw yung savory, man. Umuulan ng food reference at metaphors dito, man. Okay? At the same time, real talk, killing spree, bro! Hindi mo madedenay ito, man. Siya ang savory. Yung aroma, man. Alam mo yun? Yung secret ingredients dun sa sauce, man. Okay? So kung yung iba sinasabi sila yung sauce, di ba? Metaphor yun ng ano, yung pagiging successful sa isang bagay, ba sa pagkain. Bakit successful yung ibang food joint, man? Dahil sa sauce. Ngayon, brinake daw pa ni Andrew Ian ngayon, man. Walang kwenta yung sauce kung walang savory, man. Okay? Yung aroma, yung talagang rekado. Pwede mo sabihin sauce ka, pero walang kwentang sauce. God damn it! God damn! Andrew is on fire! Let's go! Ay, masarap si Andrew E. The reason mainly because sa taste organ ninyo, landslide ako at tumatago. Masarap si Andrew E. Ang lasa na hinahanap para sa kanya. At kahit pa sino pang rapper ang lumapas ay talagang bukod tangi siya. Yung haters castigo. Man, masarap si Andrew eh, pero once naging hater ka, castigo ka, man. Pagdakan ay mahal ako, alpha vegan ang pika paro. Hostile enemy, dog style friendly, idolo ng tondo tumakinli sa... Man, ito yung sinasabi ko kagabi. Idolo ng tondo tumakinli, man. Yung mga nakatira sa tondo from lower level to mid-level na mga na social status pagdating sa yaman hanggang sa McKinley hanggang sa mga alta sociedad, may nakikinig kay Andrew in the place to be, man. Real talk, bro. Umuulan ng mga double entendres, metaphors, man. Kay makakatikim ka na rin na bumabaliktad. Ito din, nostalgic din to, man. Kay Andrew, ikaw unang narinig yan. Yung may mga voiceover ng mga babae, man. Yung mga, Andrew, sige pa. Signature ni Andrew ito, man. Okay? Out of nowhere, may lumalabas ng mga chick. Mga scalawig. Sa kanyang kintege. Abot, yung pagkijigil ng helmet ni mga scalawig. Nagiinit ang ulo ko. Gandhi. Okay, so just flying. Let's go, Andrew. Masarap si Andrew E. The reason mainly because rap to sa nanay mo, sa'yo at sa baby mo tumatagos. Masarap si Andrew E. Ang lasa na hinahanap. Gusto ko rin yung ano, naalala ko yung ano niya kanina, yung mga alpaka paro, yung mga fraternity reference niya, me. God damn it. Di ba maraming mga grupo, mga fraternity, me?
Kahit yung ibang magkakalaban, bro. Pero pag si Andrew Ian nag-perform, kahit anong grupo pa yan, man. Kahit yung grupo ng kalaban, man. Kahit grupo nila ishmagol, man. Idol si Andrew Ian, kahit hindi nila aminin. Real talk! Real talk! Aminin yung mga kihubahuding kayo, goddammit! I'll wait! Let's go! Andrew, in the place to be ngayon pala, kinokongratulate na kita, man. Nai-imagine ko na, man, mga marami, pati mga commercial, marami tayong maririnig ng mga ganito. Man, okay, mga ganitong tunuhan, bro. Filipino culture ito, bro. Yung vibes at energy, goddammit. Kiyubagoding na possible na sila na daw yung uso, sila na yung bago. Tapos yung pala, wala silang bilang sa TikTok, man. Si Andrew yung hari. Nandun sila sa top 20, top 15, top 7. Okay, just playing. Man, kaya sinabi ko kagabi, man, maraming lihim na iiyak. Andrew in the place to be, man. Why do you have to do them like this, man? God damn. Let's go. Masarap si Andrew Ian ang lasa na hinahanap para sa kanya. At kahit pa sino pang rapper ang lumapas ay talagang bukod tangis siya. And I don't care sabihin man nila na siya old school, siya pa rin ang number one sa TikTok today. RS, masarap si Andrew E. God damn it, man. Title pa lang, bro. Wordplay at metaphor na, god damn it. God damn. Comment kayo sa baba, god damn. Gang, anong masasabi yung sangat ng ito, man. Okay? Kahit mga haters, bro, comment kayo sa baba, man. Ilabas nyo yung mga galit at iyak nyo, man. 2023 nga, okay? Ilabas nyo na lahat yan. Bago pa mag-iinit ang ulo ko. God damn it. Ang bonding po kasi yung mag-helmet sa mga Cubagooding. Okay, let's just lay it. Maraming salamat, Andrew, in the place to be, okay? Para siyang Eminem, para siyang LeBron James pagdating sa longevity, man. Pagdating sa eksena ito, bro. Patagalan, pasarapan ng buhay, man. Ika nga ni Sinyo, kung nasa pagalingan pa rin kayo, man. Si Andrew and friends ay nasa pasarapan na ng buhay, man. Been there, done that, nagawa na lahat yan, man. Kung ano mong pinagyayabang yung mga gremlins kayo, mga jeje mong Cuba Gooding Jr. kayo, dad. Pagkasama ko to, paano? Wala na! Ang buong goddamn gang will be goddamn gang! You know? Goddamn gang!